Magandang araw ng linggo mga katropa. Welcome dito sa ating vlog, dito sa Tambayang Vlog. So ngayong araw na ito ako'y nagkaroon ng problema sa aking sasakyan. So ang gamit ko ngayong sasakyan ay sa aking misis. Dahil ayaw mag-start ng aking sasakyan. So ang problema ay ang baterya. Dahil matagal lang hindi napapalitan. So ako pupunta sa Canadian Tire at mamimili ako ng baterya para mapalitan ko na ang baterya at hindi ako magka-problema pag ginamit ko, kasi mahirap na, baka hindi mag-start eh. Wala akong gagamitin pag nasa trabaho, lalo wala akong gagamitin pa uwi. So kailangan kong ng bagong baterya. Halimbawa kung hindi mag-start eh, aking problema yan, ipapataw ko. Ay, so problema talaga. Pag may sasakyan ka, magastos. Yun lamang, kailangan mong marami kang i-maintain. So yun nga mga katropa, ako pupunta sa Canadian Tire at mamimili ng baterya. At pagkatapos ako'y mamimili ng lulutuin dito sa Chinese grocery. Ako'y magluluto ngayon ng lomi. So sana magustuhan nyo ang aking lomi na lulutuin ngayong araw na ito. So ako'y samahan yung mili, mamalengke. At bago muna noon, ako'y bibili muna ng baterya. Oh, nandito na ako sa my Canadian Tire at mamimili na ako ng aking baterya. Tara, samahan nyo. So ngayon na papasok na ako dito sa Canadian Tire at ako'y mamimili na ng baterya. Tara, tara sa loob. So, ito na ang mga tropa, papasok na ako. So ngayon ako ipapunta sa automotive section. Doon ako mamimili. Bali, ito, makikita nyo, straight lang yan. Doon lang ang papuntang automotive section. Ngayon, nandito na ako sa automotive section. Bali, yan, makikita niyo yung mga gulong. Bali dito ako mamimili ng aking baterya. So pipila muna. So mga tropa, nakabili na nga ako ng baterya. Pakita ko sa inyo. So ito na ang baterya na nabili ko. So dito ay gagala-gala muna ako, magtingin-tingin kung anong mabibili. So mahilig ako pumunta dito dahil paboritong bilihan ito. At karamihan dito ay nagsisell sila. Katulad nito, marami silang sale ngayon. Kita yung dilaw na yan, non-sale. Meron akong tinitignan, meron akong hinahanap yung jumper booster. Yun ang aking hinahanap na jumper booster. Hindi ko lang alam kung nasaan. At dito tayo. So maraming mga tools kayo mabibili dito. Yan, yung mga tools na mabibili nyo. Ayan, mga nakasell yung tools nila, mga air tools. So ayan nga mga katropa, tapos na ako mamili ng baterya sa kotse. Mamaya ikakabit ko, ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit. Excuse me po. At ako na may
mamimili ng makakain dahil ako'y magluluto ng lomi. Ako'y mamimili ng makakain sa Sheng Tai, sa Chinese Chinese grocery. Yung Chinese grocery na yon ay doon namimili karamihan ng mga Pilipino dahil nagtitinda sila doon ng mga Pilipino products, iba't ibang Pilipino products. Saka makakabili ka rin ng mga karne doon, gulay at iba pa. So doon nga, doon ako papunta ngayon at mamimili. So tara, samahan niyo ako mamili doon. Ngayon nga mga katropa, nandito na ako sa may harapan ng Sheng Tai. At ako ya, mamimili na ng luluto itong lomi. So tara, samahan niyo akong mamili. So ngayon nga mga tropa, at ako nandito na sa may papunta na ako sa loob ng Sheng Tai. Pakita ko ito, Sheng Tai. Yan ay Chinese grocery. So dito karamihan namimili yung mga Pilipino ng mabibili nila na kung ano-ano. So tara, sa loob. So bago muna ako pumasok, ako'y mag sasanitize muna ng kamay para ligtas sa virus. So ngayon nga ako'y pupunta na sa loob ng Sheng Tai. At kukuha lang ako ng cart. Ng cart na. Bumalik pala ako doon sa kotse ko dahil nakalimutan ko yung mask. Delikado kasi baka matikitan ako ng limandaan pag hindi ako nakamask. Kailangan nakamask ka dito. So nga, kukunin ko na itong basket. Kukunin ko itong basket na pinaka ko kanina. Kaya mga katropa, nandito na ako sa loob ng Sheng Tai. Makikita niyo yung mga talibot ko, yung mga gulay. Dito ko pupunta ako doon sa kasi maglulome ako. Kailangan ko ng noodles. Kailangan ko ng noodles. So ito ang loob ng Sheng Tai. Kita niyo yung mga mabibili rito, yung mga karne na dyan. So dito ako namimili ng ano, sa parte na to ay dito ako kumukuha ng ng noodles, ng Mickey noodles dito. So makikita niyo yung Mickey noodles nila. Kuha ko ng 5. Naray ko dyan. So ayan mga katropa, kumukuha na ako ng Mickey noodles. So ito yung Mickey noodles sila. Kukuha ako 5. So ngayon naman ako'y mamimili ng mga sangkap, mga toyo pati meron din sila rito ng mga toyo at patis. So andito na ako sa mga Filipino products sa kanilang section ng Filipino products. Yeah, makikita niyo yung patis, toyo. So kailangan ko ng patis. Patis saka toyo. Bibili ko ng toyo ay ang marka Pinya soy sauce. At magandang patis sa atin. Lawrence patis. Kali. La Isla. Itong limit kong bilhin. Hindi. Ito pala masarap din itong Rupina patis. So yan, kumuha ko ng isang Rupina patis. Bibili rin ako ng pansahog ng cake yam. Meron din silang cake yam dito eh. Saka meatball.
ko lang saan, alam kong saan. Hanapin ko pa. Alam ko nandito lang yung, ah ito. Kikiam saka meatballs. Ito mga katropa, ito yung sinasahog ko dito, yung bali mix seafoods na siya, mix assorted fried fish ball. Yun ang mga nilalagay ko sa aking lomi. So magsasahog din pala ako ng ano, ng atay ng manok. So kukuha ko ng atay ng manok din dito sa chicken na ay sa kanilang banta rito pala. Wala ata silang atay ng manok dito ah. Oh, sorry. Kasi ayun, nakakita na ako ng atay ng manok. So ito, kukuha rin ako ng atay ng manok. So pipili ako ng murang-murang atay ng manok. Ito. So pwede na ito, $3.24. So lagay ko na ito doon sa aking basket. So may makikita rin kayo, mabibili nyo yung mga lobster. Dito makakabibili kayo ng lobster. Doon naman yung mga isda. So yan, mga lobster. Makakabibili kayo ng karne. So pakita ko sa inyo rito yung mga chips ng Filipino, mga sisirya natin. Ito, dito yung mga sisirya natin, bikat. Meron silang bikat, meron din silang mga chiki. So, mga katropa, magluto na tayo ng lomi. Una ay lulutuin ko muna yung assorted fish ball. So ipiprito ko muna siya. Bali, ito ay assorted. Merong kikiam, merong squid ball, at iba pa. So piprito ko muna itong mga pang toppings natin. So ito ang aking pinimit dahil kompleto na siya. Meron na siyang kikiam, merong pickle, squid ball, at kung ano-ano pa. So yan ang gagawin nating toppings. Iprito ko lang hanggang sa maluto siya. At pagkatapos ay isusunod ko na ang atay. Atay ng manok. Atay ng manok ang gamit ko. Pero kung gusto nyo gumamit din ng atay ng baboy ay pwede rin. So atay ng manok ang ihalo ko dito sa ating lomi. So antay lang natin maluto. At isusunod ko na ang atay. So ngayon nga mga katropa ay luto na ang ating mix fish ball. So ito nga pala ang kanyang pakete ng lalagyanan. Assorted fried fish ball. So halo-halo na siya kung ano-ano yung nasa loob. So diyan makikita niyo kung ano yung mga klase. So ngayon nga ay hanghoin ko na at susunod ko naman ang atay ng manok. So hanghoin ko na siya. Para hindi naman masunog. So, ngayon nga mga katropa, isusunod ko na ang atay ng manok na prito. So, ito na ang atay ng manok. Bali, ginayad ko siya ng maliliit. So, iprito na natin.
dito lang natin hanggang sa maluto. At pagkatapos ay isusunod na natin ang iba't ang iba pang ingredients. So, ngayon nga mga katropa, luto na ang atay ng manok. Sunod naman natin ang bawang. Itabi lang natin sa tabi ang atay ng manok para maluto natin ang bawang. Lutuin lang natin ang bawang. At itas maluto ng bawang ay isunod na natin ang sibuyas. At lutuin lang natin ang sibuyas. Maaari nyo nang isama ang atay. Igisa na natin sa sibuyas at bawang. At lalagyan ko na siya ng toyo. Ang gamit ko ay Malcapina soy sauce. Huwag masyadong maraming toyo kasi mamaya ay pag naluto na ito, simplampa rin natin yan ng toyo at lemon or kalamansi at may kasamang sili. So, igisa lang natin siya. So, ngayon ay dagdagan na natin ng tubig. Ang gamit ng tubig ay mainit na tubig. So, pwede rin tubig o kaya ay pinakulaang buto-buto o pinakulaang karne. Pwede nyo rin gamitin. Mas maganda. Pero dahil ako yung nagmamadali ng magluto, so, tubig na lang ang ginamit ko. Dahil ay lalagyan ko siya ng chicken powder at beef powder. So, lalagyan ko rin siya ng patis. Konting patis lang. Dahil naglagay na tayo ng toyo. At susunod ko na ang beef at chicken powder. So, mga katropa, ilalagay ko na nga ang chicken powder. Lagay ko na ang dalawang kutsara. At maglalagay din ako ng beef powder. Ito ang lalagay ko ng tatlo. So, pwede rin kayong gumamit ng nor chicken cubes or beef chicken cubes. So, ito lang kasi ang available ngayon sa aming bahay. So, ang madalas kong nilalagay dati ay ang nor chicken cubes at beef chicken cubes. So, ngayon lang, ngayon nga mga katropa, hintayin lang natin siyang kumulo para magkaroon ng lasa ng ating sabaw. Hintayin lang natin siyang kumulo at pagkatapos nun ay pwede na natin ilagay ang Mickey noodles. At magdadagdag din pala ako nitong mamasitas pancit bihot. Ito ay pwede rin na sa pancit bihot, sa lahat ng pancit pwede niya itong ihalo. So dito sa Lomi ay nagahalo din ako ng konti. So, pakuluan lang natin mabuti.
at susunod na natin ang Mickey. So ngayon mga katropa, kumukulo na. Pwede na nating ilagay ang Mickey noodles. Hiwa-hiwalay lang natin pag ating ilalagay. Para maluto maigi. Kailangan kasi natin ihiwalay siya. Kasi magdikit-dikit. Apat na pack ang aking nilagay, ang aking niluto. I finished the chicken roll. Yan. Okay. So ngayon mga tropa, haluin lang natin. Ilubog lang natin ang Mickey sa sabaw. At pakuluan hanggang sa maluto, hanggang sa lumambot ang Mickey. Pakuluan lang natin. Magdadagdag ako ng konting sabaw kasi ng tubig dahil may iga pa ito. So maglagay lang ako ng konting tubig. Yan. At dahil nagdagdag ako ng tubig, magdadagdag na lang ako ng mamasita sa pancit bihon. So ilalahat ko na itong isang pakete dahil nagdagdag ako ng tubig. So kahit na hindi na ako magdagdag ng toyo o patis, ito na lang. So yan, haluin lang natin. At hayaan lang natin kumulo at lumambot ang Mickey. Ngayon nga mga katropa, kumukulo na at malambot na ang ating Mickey. Isusunod ko naman ay ang cornstarch. So, maglalagay na tayo ng cornstarch. Pampalapot. Masarap sa loob eh, malapot. Hoy, mana no? So, ngayon nga mga katropa, at nilagay na natin ang cornstarch, pakuluan lang natin. Hanggang sa maluto ang cornstarch at lumapot. So ngayon, pag ganyan na malapot na, sunod naman natin ang itlog. So ngayon mga tropa, isunod na natin ang itlog. Narinig niya yung aking baby. Nagugutom na. Gusto niya ng kumain. So ngayon mga katropa, ilagay na natin ang itlog. At haluin lang natin mabuti.
pagkatapos nito ay luto na ang ating lomi. So ilalagay ko rin itong onion sprout sa toppings. Yung iba ay ilalagay ko mamaya pang toppings din. So haluin ko lang at yan po mga katropa, luto na ang ating lomi. Pwede na tayong kumain. Tara po, samahan nyo kaming kumain. Ngayon nga mga katropa, ito na ang ating lomi at luto na. At lalagyan po na siya ng special sauce. Itong sauce na to ay soy sauce. Nilagyan ko ng spring onion. Tapos nilagyan ko rin siya ng lemon at sili. So ilalagay ko na siya dito. Ang lumi po ay ganyan, nilalagyan siya ng sauce pag bago kainin. So lagyan natin siya. So yan po mga patropa, ang ating lumi. Tara po, kain na po tayo. So mga katropa, kain na po tayo. Luto na ang ating lomi. So mga katropa, sana nagustuhan yung ating recipe ngayon. Pagkatapos nga pala nito ay ikakabit ko na ang baterya ng aking kotse. So samahan niyo akong magkabit pagkatapos naming kumain. So ito nga pala ang ating ang anak kong si Tamara. Ayan. Siya ay may channel din ang what is that? So sana itong pilikin nyo rin. So mga katropa, pagkatapos ko kumain, ako yung gagawa na ng aking sasakyan at kakabit ko na ang baterya. Sige po, kain na po tayo. Ayun nga mga katropa, so papalitan ko ng baterya ng aking sasakyan. Magkita nyo rito. Yan, ito yung baterya. So tatanggalin ko muna to bago ko mapalitan yung baterya. So mga katropa, tatanggalin ko muna to. So ingat, mga tropa, tatanggalin ko na ang baterya. So ito, gagamitin ko nito dito.
So kailangan ko rin palang tanggalin ito. Ay mga tropa, tinatanggal ko na rin yung kabila. So yung isa ay na-stuck. So na-stuck yung isa, kailangan tanggalin ko. Kailangan din tanggalin dito sa baba. Kasi dito sa may banda rito, tatanggalin ko rin. Mga katropa, natanggal ko na sa wakas. Natanggalin ko yung baterya at papaltan ko na ng bago. Ayan nga mga katropa, at naikabit ko na at umaandar na, tagumpay ang ating pagkakabit. At isosoli ko na rin itong limang baterya. Maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang sumuli. At sana ay lagi tayo mag-iingat. Maraming salamat. At mabuhay tayong lahat. At umami pa ang ating mga subscribers. Maraming salamat po.